Hello po, good morning po, good morning. Ay, hindi pala, magandang tanghali na pala. Bali po, nandito po kami ngayon sa bahay po ni Lola Lourdes para po silipin natin ang kanyang septic tank. Ayun po at nandito na po yung materials, may hollow blocks na po. Yung pong buhangin ay nandun pa po sa labas, papahakot pa po natin yun. Bali po hindi, ito po ay dapat uumpisahan na po. Ang kaso nga lang po, may trabaho pa po si Kuya Rolly. Kaya siguro po ito po ay Linggo po uumpisahan ni Kuya Rolly na gawin po itong takip ng septic tank. Bali, ito naman po ay siguro mga 2 days lang nagagawin ni Kuya Rolly dahil po may asintan na rin po ang bawat side ng septic tank po ni Lola Lourdes. Yan. May mga asinta na po yung side niya. Pero yun po yung lalim po niya, okay na po yan, ganyan lalim kasi si Lola Lourdes lang naman po ang gagamit niya. Tsaka yung kanyang tatlong apo na dalagita na kasama niya sa bahay. Yung pong may papakita po pala ako sa inyo. Yung pong sinasabi ni Lola Lourdes na anak po niya na may sakit po na pinagtataguan po niya. Ito po yung bahay. Para po makita niyo po. Yan po yung bahay ng anak po ni Lola Lourdes. Halos kadikit-daan po ng bahay ni Lola Lourdes na ito po yung pinagtataguan po ni Lola Lourdes na sila daw po ay tinataga. Tinaga daw po yung kanyang ama. Ito po yung kanyang munting higaan. Yan po. Sana po matulungan din po natin siya. Siya po ay nag-iisa na po ditong naninirahan sa kanyang kubo na pinagtagpi-tagpi pong mga sako. Yan. Ito po ang kanyang pahugasan ng mga kaldero o ng mga pinggan. Yan. At ito naman ang kanyang munting lutuan. Diyan po nakatira yung sinasabi po na ikinikwento po ni Lola Lourdes na anak niya may depresya po sa pag-iisip. Wow, si Mama Mary. May medal. Yan po ang bahay po ng anak po ni Lola Lourdes. Kung makikita niyo po, talaga po pinagtagpi-tagping mga sako. Kaya kami pa awang-awa din po dyan sa anak ni Lola Lourdes. Pero nakakausap naman po namin siya ng maayos. May time lamang po na hindi po siya umiimik. Kina Lola Lourdes. Hello, Lola Lourdes! Yan, binabalas ang ating Lola. Yan. Mahirap mo lang pamaypay. Lola, may tatanong ako sa iyo. Ano 'yon? Bakit nalaman ko na ikaw ay naghakot ng hollow blocks? Abay, ikagustuhan ko lang naman 'yun eh. Wala naman nang utos. Walang nag-uutos sa iyo, walang na sumusugo sa iyo kung maghakot ka ng hollow blocks. Wala. Dapat Lola, hindi ka na naghakot noon. Abay, gusto ko maglakas pa ako eh.
Dahil po medyo maedad na po kayo, at baka po mabalian pa kayo. Eh, kaya ko pa. Kaya nagulat po kami na nalaman namin na kayo ay naghakot ng hollow blocks. Kaya ko pa. Sa susunod po, wag na po ninyo yung gagawin. Dahil baka po pag kayo na-disgrasya, ayun po ay isa pa po nating po problemahin. Mayawa naman ang Diyos, hindi yan. Dito na lang po kayo sa bahay, hayaan nyo po sila maghakot. Ito po yung tatlong kasama nyo po, naghahakot din? Naghahakot, tigisa-isa lang. Ah, itong mga dalagita? Oo, tigisa-isa naman naghahakot nila. Exercise din daw nila. Ayun, Lorat, may pakikita lang ako about sa lababo mo. May gusto kasing gustong makita ang iyong lababo. Ayun. Yan, naku. Sige, papakita natin hindi yung lababo. Hindi pa nakapaghugas ang aking mga bata eh. Lola, okay na yung pibising iyon? Naayos na yun ni Kuya Rolly? Hindi pa. Eh di, sabi ni Kuya, sabi niyo eh yung tubig ay bumabalik. Ay, balik nga, are. Opo, Lola, babalik po ya kasi po, ang gawa po kasi ni Kuya Rolly ay napakaliit po ng PBC, tapos po ipantay pa. Oh. Mas lamang po ang antimbang dito sa harap. Kaya umatik po na mag-i-stack po talaga ang tubig po dyan. Mataas. Opo, mataas po. Dapat po, Lola, ay pinababaan po ng konti, pa-slide po, papunta po dun sa labas para po dire-diretso ang pagbuhos ng tubig doon sa labas po. Pag po ganyan pantay na mas malamang pa po dito sa una, ay talaga po yung i-stack. Ay, hindi yata marunong eh. Kahit po ang tubo niyan ay maliit, o kahit po ganyan lang ang tubo niyan, kung ang panayon po ng tubig ay pababa, hindi po yan i-stack. Kaso, ang naging nangyari po diyan ay mas lumamang po ang pagbaba dito sa una. Kaya po umi-stack yung tubig. Ipaulit. Pero pababago po natin yan kay Kuya Rolly. Ipaulit ko nga. Ako eh, hindi mag-kun eh. Naglubog ang tubig, hindi magagos. Lola, ang grocery maubos na? Hindi pa, doon. Hindi, binigyan ko rin. Ito, dito kumakain si Lola. Lola, sabi ko, Lola, pagka gantong panahon po, medyo mainit na, lagi niyong buksan ang jalousy, yung dalawa. Bukas naman. Oo, yan. Lagi niyong buksan para hindi kayo mainitan. Bukas naman na yun. Napakainit niya. Ah, dito ka na, Lola. Napakainit. Sabihin niyo po kay Kuya Rolly, pausap na po ha, na ipahakot na agad yung materialis para po agad-agad magawa po ang septic tank dahil yun po ang inyong pinoproblema, ang septic tank. Ay ngayon po, nandyan na naman po lahat ng ating materialis. Wala na po tayong problemahin. Nag-uusap opo, nga po. Dapat po umusap po kayo. Napakarami naman po ng inyong mga apo. At siguro po, halos siyang iba, wala pa rin ginagawa doon o walang trabaho. Ay umusap na po kayo, Lola Lourdes. O uusap po tayo, mga apo. Dahil yun po ang inyong pinoproblema ay yung septic tank. Ngayon pong naibigay na po namin yung materialis na kinakailangan ninyo, ito naman po, nakatinggwa po ulit. Dapat po pinagtutulungan na po yan. Yan naman po hindi po para sa amin, hindi po para sa mga nanonood po. Hindi po yan para doon, hindi po para sa kapitbahay, yun po ay para sa inyo. Nag-usap nga ako, ay panay may trabaho daw sila. Nag-usap ko naman mga kung po ay panay daw may trabaho. Ayun pong ibang apo po ninyo, di marami pa po kayong apo? Ay may, ewan, ayaw na eh. Bakit po ayaw na? Hindi ko alam. Dahil swerte na po yan, Lola Lourdes, at nandiyan na po ang materialis. Madami. Kaya po, agad-agad po namin, nung kayo dumaing na kailangan nyo, need nyo talaga ang matakpan ng inyong septic tank, agad-agad pinanghingi po agad namin sa sponsor. Dahil po kami po yung nag-aalala sa inyo. Delikado nga yun eh. Pag nahulog ang mga bata at naikot din natakbo eh. Eh, siya pa rin yung aking isang yun. Pag may sumpong yung nag-aikot din yan. Eh, ano pong plano ni Kuya Rolly? Basta daw, sabi nga dun sa mga kasama nung kapatid niyang isa, ay pausap naman sa Linggo ha. Tulungin naman ako ninyo.
Dahil yan po ay ano, siguro po yan isang araw, tapos yan, dahil takip lang naman po. Madali. Kung pagtutulong-tulungan. Kung handaan naman na. Pero kung sa linggo po, ay linggo pa rin po sila, hahakutin nila ang materyales, baka po matapos ang buong maghapon, ay sa materyales lang po. Mahakot pa eh. Mapapanong isang araw. Hindi pa yun magagawa siguro, maghakot pa eh. Sasako daw ng buhangin si Rolly. Dapat pong ginawala na pagdating dyan ng materyales, pagkakalabas nila sa trabaho, utay-utay. Hindi naman po natin sila binibigla dahil nga po wala tayong maibabayad sa kanila na araw. Ay, utay-utay po. At saka yun naman po ay para sa magulang nila, ah, kayo, Lola Lourdes. Sabi ko nga, kakoy ako iuusap ng makargahang kabayo. Hindi kakoy aking kukunin na lang. Ah, kumain na po kayo? Mm-mm. Ano pong inyong inulam? Yung binigyan ako din sa tanga ng isda. Isda na po, isda. Tulingan, pinirito. Ah, tulingan po. Nagamit nyo na po ang inyong kaldero? Oo, yun na. Hinaingan ko na. Sige nga, silipin nga natin ang pagkain ni Lola Lourdes kung ano yung pagkain niya dito. Yan, saingan ko na yan. Lola Lourdes, saan ka galing? Nung ikinakita namin sa krusada? Aba, ako yung ay, sinaingan na. Palapa sana, wala naman. Wala akong mapaglibangan eh. Lola Lourdes, ito po ay bago nyo ginamit, ipinakuluan nyo muna ng tubig. Hindi, linagyan ko lang ng, ininit ko lang bago linagyan ko mantika para hindi magtutong. Opo, ganyan din po aming ginagawa. At saka pinapainitan po muna ng kumukulong tubig. Ano hindi, rin, Lola? Ang inugasan ko naman, inugasan niyan, ibigay sa akin ng... Ano to? Pusit? Pusit, binigay sa akin nung pusit, doon. Pusit, ang bango. Eh, sabi, lulutuin ko pa daw ulit. Halbos lang yata. Ako'y matulungan naman ng aking mga apo na maghapos ng kuwan. Buhangin. Wala eh. Oy, mga apo, tulungan mo ako ng paghakot ng buhangin din eh. Pumunta kayo dito sa Linggo. At tulong mo na kayong paghakot. Kung makititingnan nyo dyan, kung makita nyo, sana naman... Huwag ninyo akong pabuhatin ng aloblaka. Ay, ako'y may edad na. Baka madapa ako dyan sa kuan. Lusungin. Ay, dahilig. A message po kayo sa ating mga sponsor, Lola. Ay, maraming salamat. At ako'y natulungan na naman. Hindi na sa akin naring kubit. At sana naman maayos na at may tutulong sa akin yung mga apo na maghakot ng buhangin. Yun na lang. Maraming salamat. Lola, ano nasa dibdib mo? Ha? Ano nasa dibdib mo? Ito, sa back to cry ito. Ha? Sa back to cry. Ano sa back to cry? Yung relay yun ng back to cry. Ah, patingin nga ay, ako. May kalawang na eh. Wala na ako may bili. Oo nga. Maganda. Bili sana ako eh. Wala pa. Nalayo eh. Gamot po yan saan? Ha? Gamot po saan? Ba, ininom ko rin. Tubig nito ay kaya lang. Ay, naku, Lola, wag mo. Naku, naku ha. Dadali ka na naman, Lola, ha. Yan, siyayang ka na naman. Hindi na nga. Naku, magagalit ako sa iyo, Lola. May kalawang na. Kalawangin, tapos ibababad mo sa tubig, tapos iinumin mo ang tubig. Ay, naku ha, Lola. Naku, sakit ang gusto mo, ha. Hindi na. Bahala hindi ka, na. Wala kami pamumbiling gamot sa iyo. Hindi na yun. Noon, nang bago ari, niinom ko ang tubig. Ay, ngayon, wala na. Ang pawis, dyan pupunta. Oo. Hindi na. May mikrobyo po yan dahil po yung nangangalawang na ang likod ng inyong kwintas. Ayaw ko naman eh. Tapos ibinababad nyo sa tubig, tapos iinumin nyo. Naku, Lola, ano kang isip mo yan? Hindi ko maiwalay sa katawan ko. Takot nang hihinga. Oo, yan. Suotin lang po ninyo. Ay, nasuot ko lang. Hindi ko na. Huwag nyo pong ibababad sa tubig, tapos iinumin. Nabili na lang ako ng langis. Ano pong lasa? Lasang pawis? Eh, wala. Ay, bago pa naman yun eh. Nang ininom ko eh. Ay, ngayon din ah. Ah, nung bago pa pala. Ngayon po, hindi nyo na iniinom. Hindi na. May makalawang na eh. Baka masira ng bituka ko niyan. Oo nga po. Ayan at Lola Lourdes, eh, kami po ay may pupuntahan pa. Oh. Oo. Binisita lang po namin ang inyong septic tank. Ay, ang ibang materialist naman po yung nandito na, ang nakakotay na lamang po doon ay buhangin at saka yung iba pang hollow blocks na natira doon. Kaunti na lang naman yun. Ayun po at
Ako po ay muling nagpapasalamat sa lahat po ng sponsor, sa lahat po ng nag-sponsor sa kay Laula Lourdes. Ganun din po sa lahat po ng mga nag-sponsor din po sa lahat po ng tinutulungan po namin na hinahadlan po natin ng tulong mga kababayan po na nangangailangan po ng ating serbisyo. Thank you very much po. Ganun din po sa ating new sponsor na si Sir JTech TV. Thank you very much po. Ayun po, click po ninyo yung link sa description at nandun po ang kanyang pre-apps ng games. Kaya muli po, ako po ilubos na nagpapasalamat sa inyo at magandang tanghali po ulit sa inyong lahat. At Merry Christmas po. Bye-bye po, bye-bye. Nandun po ako sa likod. Maraming salamat, mga sponsor.